Okay, natatamang sinisip yung bus. Medyo masabasa, pero okay na yan. Kaya kapag tayo binakay na kapag ilan, binakay na ba? Kaya tanong kapag ilan. Baka marami ang busa kang pagkatumutan. Oo, nakapat yan ang oo. Ano gawin oo? Oo, sukoy pa man. So yan, okay na yan. Dahil malakas na yung apoy at isasalang ko na yung lulutuin kong kabuti. So, ganito karami yung tubig. So, malinis na ito. Dinalawan ko itong kaldero. So, may dalawang tubig dito. So, isasalang ko na. Grabe, ang tagal ko makapagpaapoy. Dahil nga, basa yung buhangin. Inabot ako ng syam-syam. Kaya, ginamitan ko ng kawayan para mabilis na umapoy. So, yan. Grabe. Hindi talaga ako sumuko hanggat hindi ako nakakapagluto dito sa ilog. Puro usok. Okay na. So, gamitin na natin ang wheat pie na to. Tulo-tulo muna yung pawis ko bago ako nakapagpaapoy. Dahil basa yung buhangin. So, papakuloyin ko lang itong tubig bago ko ilagay yung kabuti. Oh, hindi makita, Nay. Hirap magluto dito sa ina. So, dahil kumulo na itong tubig, ilalagay ko na itong kabuti. So, malinis na yung kabuti. Binanlawan ko na yun ng 5 beses. So, yan. Takpan, pakuloyin bago ilagay ang papaya. So, yan. Dahil luto na itong kabuti, so, ilalagay ko na yung papaya. Kasi gusto ko itong luto. Yan. Tapos, papakuloyin ko lang yan. Ngayon naman, ay lalagyan ko na ng asin at bichin. So, pampalasa. Okay, ang hirap papuyin yung kahoy. Ayan, tumutulog na rin. So, last na ilalagay ko ay yung dahon ng malunggay at talbos ng kamote. Wait lang, patong ko lang doon yung takip. So yan, lalagay ko na itong pinakalas na ihahalo ko dito sa kabuti. Dahon ng malunggay at talbos ng kamote. So yan. So yan na yung kabuti na may papaya, dahon ng kamote at dahon ng malunggay.